So yun mga kaibon, nandito tayo ngayon sa kanyang flyers loop oh. Dami oh. Ito lang dami, sir. Ilan po panlaro nyo ngayong ano, darating na North kung matutuloy, yung sir? Yung North kasi sa APRX, dalawang set ako dun eh. Sa SSRP. SSRP bago, oh. Dalawang set doon na ilalaro. Okay, sir. Anong ginagawa nyo preparation bago sumabak sa training? Sa training ako, nagpuporka din ako talaga. Tapos nga, ano ko din yung mga ibon. Kinocondition po. Kinocondition talaga. Pero hindi pa ako masyado nagbibigay ng ano, ng susubo. Ng gamot-gamot po. So, sa ano lang, electrolytes. Pag derby po, tsaka kayo nagbibigay sa na. Derby lang ako nagbibigay talaga. Tsaka anong masasabi nyo mga, sa mga bagong nag-iibon? Siyempre, yung mga bagong mag-iibon, yung kasi yung iba na usap ko, nawawa na agad sila ng tiwala sa sarili pag yung hindi sila nakapagpawin. Tapos, kailangan yung pagtutok mo din sa ibon para malaman nila kung ano yung kulang sa kanila, kung ano yung ibibigay mo. Kasi minsan hindi nila natututukan na may sakit na pala yung ibon mo. Tsaka lang malalaman pag yung magkakarga na, mayroon ganun kasing sitwasyon na ano yun, nangyayari. Ako hindi, tinututukan ko talaga din sila. Yung. Tapos meron din binigay sa akin yung isang pare na pag-uwi yung ibon. Halimbawa, may ibon mo. Tapos si, ano, yung bibay, ang butsi niya punong-puno ng tubig. Pinasusuka ko talaga. Yun, mga kaibon, pag-galing training. At ano yun, pinipisaan niya lang po, sir, yung butsi. Ano naman pong mga isinusuka? Tubig, minsan may itim eh. Ah, may mga dumi na nainom. Minsan, di mo maiwasan mga ibon natin, nababa talaga. Ayun, no. Isang... Hindi mo masasabi na pag yung ibon mo igaling karera, dire-diretso, hindi, mababa pa rin. Oo, may inom, tumutukod. So, eh sir, gaano kasaya sa pagkakalapati? Masaya, hindi mo ma-explain eh. Oo. Katulad nung pagpauwi ko ng Tacloban, kasi nawawalan na rin ako din ng pag-asa sa abo. Pero sabi ko, kung halimbawa may makapagpauwi naman ng tropa, masaya na rin kami, no? Masaya rin ako noon. Yun. Ayoko rin naman masabi na kung may inggit ka, yung gano'n. No. Siyempre, kailangan ko makakuha pa rin ng paraan para yung manalo, manalo ka at makakamit mo yung tagumpay. Yun. Kasi hindi mo naman magagawa yun kung hindi para sa sarili mo, hindi ka kikilos at hindi mo gagawin yun. Yun, tama. Nasa atin din talaga eh. Nasa yun. Atin, tapos nasa ibon din. Yun. Kasi siyempre, tulungan kayong dalawa eh. Hindi mo masasabi na ikaw lang yung tutunong sa kanya. Ah, siya lang yung tutunong sa kanya, sarili niya para siya makauwi din sa kanya. Tayo. Tulungan ka tayong dalawa. Ayun. Para malaman mo kung ano yung problema niya, kung ano yung kailangan mong bigay sa kanya. Kung may kulang ba, kung anong baong pag-uwi mo, pag-uwi ng ibon mo, may kulang ba, bakit na ganun mo mababa ang speed na hinihilaan ang ibon mo. Ayun lang, siyempre, tutulungan ko din siya. Ayun. Yun lang, at ulad nung nakapagpauwi ako ng Tacloban, siyempre, gabi na yun, tuwan-tuwa ako. Kasi, kung tutuusin, first time ko makapagpauwi ng Tacloban ng Divebird, tapos second clocker pa siya ng Divebird. Opo, sir. Tapos, ang nangyari pa nun, hindi ko na-expect na talagang wala nang ano eh, wala nang may lalong uwi sa akin. Kasi gabi na eh. Oo nga po, gabi tapos, na pa. Ano pa, sobrang smash pa noon. Sobrang grabe. Naulang pa nung binitawan sila nung ano eh, 6:30. Ah, oo, oh, 6:30 nila yung nalpasan yung ibon eh. Tacloban po. Tacloban. Talagang kaydirin. Eh, meron pang video na si Ad, si, ano, si, kasi, ang nangyari sa UPF, eh, sinalin nila yung, ano, yung ibon sa MRTC. Ah, sinakay po sa iba. So, bali, apat, ilang club kami na magkakasabay doon. So, ang ano lang, si Ate Tinay lang yung, ano, nagdala ng Tacloban. Ah, po. Kayo, sir, nagpo-force bat kayo? Talagang force bat talaga na, ano, ako lang papaligo na mismo. Tuesday po. Oo. Inaaluan niyo pa po sa ano? Malatayon. Ah, Malatayon po. Kinakamay ko na sila. Halos lahat. Pag ako nagpaligo ng lang flyer, paligo na rin lahat. Ah, pasabay na po pati breeder. Ano. Para yun na po yung banding nyo sa kanila. Para ano. Tsaka para mawalaan din naman yung mga kutu-kutu ng mga ibon. Ayun, tama. Yung family nyo po, sir. Supportado po kayo. Oo naman, wala namang problema. Kaso minsan lang din. Pag yung... Halimbawa, hindi ako nakapagpauwi, malungkot din sila. Minsan malungkot. Pag alam nila malungkot ako, hindi ako nakapagpauwi ng halimbawa, dulo na. Nalulungkot din sila. Eh, anong sir makagandaan kapag suportado ng pamilya? Minsan parang ano eh, dumarating yung parang maging swerte ka rin sa pagano eh. Yung walang kontra. Mahirap din kasi may kontra. Minsan parang hindi ka na rin makapagpauwi eh. Pag ano, wala kasi yung kondisyon mo sa pag-aalaga. Yeah. Tsaka mas gaganahan ka po pag pag-iibon eh, suportado ka. Kasi pag yung may, hindi ka suportado ng isang tao, mahirap. Oo po. Eh sir, ano po palang tingin yung meron kayo sa loop nyo na wala sa iba?
Siguro yung pagiging ano, mabait ka sa mga kapwa mo panser. Mataas sa tingin mo sa sarili na ano eh. Basta sa akin ako eh, pag yung achievement, pag tumaas yung halimbawa, marami yan achievement. Ayoko nung yumayabang ako sa kapwa. Ayun. Gusto ko ano pa rin yung, kung ano yung pagkakakilala mo sa akin, ganun pa rin ako nung ano. Yun, lapat lagi tayong maging mapagpakumbaba. Ayoko nang ano. Huwag lumakay ang ulo dahil sa mga napapanalunan natin. Kaya sir, may sarili kayong mix ng patuka nyo. Sa akin yung ano, palipad. Breeder mix ang ginagamit. Tapos sinahaluan ko ng ano, sap. Sa flour po. Na puti, no? Opo. Pati, ano, sinahaluan ko ng brown rice. Brown rice po kayo. Yun yung huling gamit ko nung ano. Takloban po. Yung takloban. Kasi nung noon, hindi pa ako ano eh. Hindi pa ako gumagamit ng ganun. Sinabihan lang din talaga ako ng mga kumparing talagang tapat na brown rice, ano. Yun yung ano. Tapos sa ano naman, sa conditioning naman, ginagamit ko Super B12. Super B12 po. Tsaka yung honey. Honey po. So yung mga kaibon, nakakuha kayo ng tips dito kay Sir, ano, kay Cristiano. Ito, totoo spang... yun, ha? Totoo yun. Hindi, no, wala lang halong biro. Talang yun ang ginagamit. Kasi dati, nag-condition din ako ng dati na ang nangyayari sa akin noon. Nakapagpa-uwi ako, kaso ang ibon, ano, tuna, ano, yung bagsak ang katawan. Oo, yung sunog ang katawan. Eh hindi pa naglalas lap no. Eh hindi na talaga uwi kung halimbawa kung nangyari yun. Yo, magandang araw sa inyo mga kaibon. Yon, dito na namin tatapusin ang aming vlog ngayong araw na to. Yon, maraming salamat sa lahat na patuloy na sumusuporta diyan. Sir, salamat din po sa pagpayag na mapag-log visit. At sa mga iba pang nag-iibon diyan na gustong magpa-log visit, mag-PM lang kayo. Yon, sir, baka may gusto pang shoutout diyan. Si si Paolo Basbas, pwede mong ipuntahan 'yon. Tapos si Paul Ipoldo din may uga kasi shoutout sa mga taga Marinig yun. Tapos yung mga lahat na mag-iibon dito sa Marinig, yung mga nagbabalik loob na mag-iibon ngayon na dating tumigil, mga shoutout sila Dondon, sila Bert, tapos si Ray, yung pinsan ko si Ray dyan nandito kanina. Yun, shoutout sa inyong lahat. Yun, shoutout din sa mga patuloy na sumusuporta dyan. Sana huwag kayong magsawa na sumuporta. At maraming salamat sa inyo. Yun, keep watching and God bless you all. Thank you.